gagawa lang ulit tayo ng kunting tutorial regarding uli dito sa ating dashboard indicator. So, may nag-request sa akin na pakita ko, lalo-lalo po doon sa may bagong may-ari na sasakyan at saka mga driver. Ito po ay gagawin ko ulit para sa inyo at para ituro ulit. Ito po ay mas marami ang nakalagay na indicator kung anong function, anong gamit po ng mga indicator dito sa dashboard light on, para po matutunan nyo at malaman nyo kung ano-ano ang mga dapat nyong i-consider, lalo na po sa iyong sasakyan kung sakaling umilaw ang mga yun. So ito po ay gagawa po tayo ng another tutorial para sa atin na mga ka-sniper dyan, may bagong may-ari ng sasakyan. Yan. So ito, kita ko po. Yan. Kasi hindi po masyado. Yan po. Medyo yan. Ito po ay example po, unahin po natin yung engine light on. Yung po ay engine light on. Yung engine light on na po yun, yung po ay nag-indicate po mga ka-sniper sa ating makina. Sa mga ito po ay may mga sensor po, katulad po ng crank sensor, map sensor, oxygen sensor. Basta lahat po ng sensor sa makina, pag may fault po sa ating makina o kaya doon po sa ating mga sensor, binabato po sa computer para sabihin na may problema po ang inyong makina. Yan po. Yan po yung engine light on, na para po siya ng ano, ng tubig, yung kulay orange na yan. Yan. Ito, yun po. Yun naman po, yung nakalagay po, ABS, yun. Yun po, ay para po sa atin preno. Ang ibig po sabihin yan, mga ma'am, mga sir, anti-brake system. Halimbawa po, ang may problema po sa atin na preno, doon kasi may sensor po doon, yan, ilaw din po yan, or patid ang wire, yan, ABS, anti-brake system. Yan po. Ito naman po, yan yung may parang yung may parang yung kulay pula na yan, yan po ay sa handbrake po natin. Yan. Yun po. Pag binabako po yung handbrake, yan. Ganon. Yan. Mawawala po yan. So pag inangat ko, babalik po uli. Yan mga sir. So yun naman po. Yun. Yung isa. Yun po ay sa gulong. Kasi po ngayon yung mga modelo po natin na gulong, kasakyan pala, ay mayroon po siyang mga sensor. So yan, yun po yun. So pag kulang po ang hangin natin o kaya ma-flat, iilaw po yan. Yan po ang indicator ng ating tire. Kung tawagin po natin tire indicator sensor. So yung baba po, yung pulay pula, ito po ay seat belt. Yan po sa seat belt. Pag hindi po naka seat belt yung unahan, driver side, passenger side, so iilaw po yan. So kaya pag umaandar na kayo, magbabasher po yan. Ibig sabihin, warningan po kayo na mag seat belt. So ito naman po, yan. Ito po yung kutsi na yan, na may pula, na may bukas sa pinto. Pag kayo po ay nakasara, sara na mga pinto pero umilaw pa rin. Ibig sabihin, may sira po ng ano dyan, switch. May switch po dyan sa gilid ng ating pinto. Or may hindi nakasara, nakalapat na pinto. So ito naman po na indicator, yan. Ito po ay kung mayroon pong pundi na mga ilaw. Halimbawa po, park light, plate light, lahat po ng ilaw na pundi, yan ay iilaw po yan. Yan, iilaw po yan. Yan. Magbibigay sa inyo ng warning na may ilaw po kayo na pundi. Kasi yung mga modelo po, mayroon po mga ganyan na i-remind po kayo na may punding ilaw. Yan po. Yun naman po, yung parang na-slide po na ano, na kotse, yung drawing na yun. Yun po ay para po sa
stability control, anti-skidding. Yan. Kasi po itong mga bagong sasakyan, may stability control po. Like example po ay nadulas para hindi po kayo gumulong, o worst na scenario pag namadulas ang daan o bigla ang preno nyo, yun po ay hindi na iikot ang kanyang gulong doon, ay kung saan siya na ano yan, ikukusa niya, mapipreno, makukontrol niya na hindi yung tamang ano lang takbo, na hindi agad-agad na ano. Yan yung anti-skidding, yun po. Yun. Yun po ang ating tawag nito. Yan po ang ating stability control. Ito na po yung fuel natin. Yan. Digital na po yan. Yan ang sinasabi ko. Digital na po yan. Empty at saka full. Yun po. Tapos ito po yung sinasabi ko na hot and cold. Yan. So, ito po digital pero may nakalagay po siya na ano. Yan po. Yan. Yan. Ayan, nakita nyo po. Yun, 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 yun. Pupula po yan. Pag kayo ay overheat, yan, iulitin ko, iun ko. Yan. Pupula po yun, guys. Mga guys, pupula yan pag overheat. Pag pumula po yan, itabi nyo po ang sasakyan nyo. Yun po. Yun. Yun po ang ating tawag nito. Yan po ang ating stability control. Ito na po yung fuel natin. Yan. Digital na po yan. Yan ang sinasabi ko. Digital na po yan. Empty at saka full. Yun po. Tapos ito po yung sinasabi ko na hot and cold. Yan. So, ito po digital pero may nakalagay po siya na ano. Yan po. Yan. Yan. Ayan, nakita nyo po. Yun, 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 yun. Pupula po yan. Pag kayo ay overheat, yan, iulitin ko, iun ko. Yan. Pupula po yun, guys. Mga guys, pupula yan. Pag overheat, pag pumula po yan, itabi nyo po ang sasakyan nyo. Patayin nyo po. Kasi overheating na po yun. Para hindi po masira ang ating cylinder head or sasakyan. Yan. Yan po, ito naman po ang temperatura sa labas. Nakalagay po dyan, 25 degree. Mayroon po siyang sensor kung ilan ang temperature sa labas. Oh, ito naman po yung RPM natin. Yan. Ito po. Ayun naman, yan. Yan. Yun po. Ito po yung kilometrahe. Yan. Okay. Yan. Ito po yung kilometer natin, ha, mga ka-sniper, yan. Yan. Kilometer natin. So yan mga ka-sniper. Minsan kasi lalo na sa mga sasakyan na katulad nito. Yan. Ay, mga modelo. At dito naman po, dito isama ko na rin po dito sa may aircon siya. Dito. Yan, yan, yan. Yan. Ito po ang switch ng aircon, ito po yung sa compressor. Yan, compressor po yan. Yan, mga ka-sniper. Yan. Ito po yung yan, ano ko lang po, yan. Ito po yung switch ng yan, switch ng ating compressor. Dapat i-on nyo yan. Yan, katulad yan. Yan. I-on nyo yan, ilaw yan. So ito naman magkasama siya pag inano mo 1 yan, umilaw siya. Yan yung compressor switch natin. Mamamatay pag press button nyo. Yan, yan, yan. Yan. So yan guys. Tapos ito rin ang ating speed blower, 1 2 3. Yan. So ito naman guys, ito naman yung direction ng ating hangin. Halimbawa po, gusto nyo sa pa, dito po tayo. Yan, naka-aro pababa. Yan. Yan, igaganon niyo po 'yan. Yan. Pag gusto niyo sa paa, ito. So gusto niyo naman hati pa at saka windshield, yan dito naman po 'yan. Pag gusto niyo lang sa windshield, yan ito po. Yan. Pag gusto niyo rin pong naman paa at saka sa mukha, yan dito.
Pero mostly yan, kinakaano po, dito lang po sa gitna. Dito po yan. 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 So, ito naman po, itong switch na to, ito po ay nakalagay, hot and cold. Yan. Para po sa init yan. Kasi yung, yan, minsan, kaya may design hot and cold. Minsan po kasi may portion, diba, nasa bagyo kayo, gusto nyo yung nalamigan kayo, so, ilalagay nyo po rito. So, lalabas po rito, hindi lamig, init. Yan. Ganun. So, ito naman po yan. Yan. Ito naman po, itong indicator na yan, sa labas yan. Ginagamit lang po yan para kung halimbawa, nasa province kayo, maganda yung hangin, may nasa puno, yan, pwede nyo buksan. Hindi na kayo mag-aircon, papasok yung malum galing sa labas na hangin ng fresh air. So, pero, ito naman, mas maganda dito. Ibig sabihin, pag naka-aircon kayo, mas maganda dito, dito lang nyo isi-switch. Ibig sabihin po nung araw na yan, cycle lang po sa loob, dito lang po. Kasi pag dito po, naka-air kung kayo, papasok ang init naman. Kung hindi kayo doon sa maganda, fresh air na paligid. No. Yun. Yan. So, ito naman po, yan, ito. Ito po ay heater ng ating sasakyan. Defogger po, yan. Yan, yan. Yan. Ito po ay seat belt. Ito po ay hazard. Yan, switch ng hazard po yan. Yan. Ito po ay bukasan po sa likod. Yan. Ito po pag nag-ilaw yan, anti-tip po yan. Ito yan. Anti-tip yan. Yan, ito driving seat yan. Yan mga guys. So sana nakabigay po ako ng kalaman. At saka dito pala sa steering, mostly ngayon guys, yan. Mga high-tech na ngayon, diba? Sasagot po kayo ng puno, papatay, dito na lang po pipindot. Via Bluetooth po yan, ipo-Bluetooth nyo po rito sa radio yung CP. So, kahit hindi na po kayo mag-answer sa puno nyo, kung naka-Bluetooth yan dito, yan, naka-pair yan dito, pindutin nyo lang, yan, gagana na yan. Yan. Tsaka rito rin, ang mga seating niya, receipt dito, pwede na rin. Yan. Yan guys. Okay, yan guys. Sana nakatulong po ako, nakabigay po ako ng kunting kaalaman sa inyo, mga ka-sniper dyan, lalong-lalo na po sa mga may-ari ng sasakyan na mga baguhan at pati sa mga driver, mga guys. So yan, mga ka-sniper, maraming salamat uli at huwag niyong kalimutan i-subscribe sa aking channel. At share at pindutin rin ang notification bell para mapanood nyo uli ang mga video ko pang gagawin para makabigay ko ng kunting kalaman. Yan, maraming salamat po mga ka-sniper dyan. Hanggang sa muli.